Hi, hello. Good morning po sa inyong lahat. Tuloy po tayo sa ating gawain, kaya inanyayahan po kayo makinig at manood sa Bicycling Devotion ito. Si Jesus ang kasama. Marami po tayong pag-aaralan sa buhay, pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. Yan. Tumutok sa ministeryong ito, bubuhos ang mayamang pagpapala sa inyong buhay. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny, nagsasabing be happy. Hayaan mong
kanyang kalooban habang may panahon. Maraming salamat po sa magandang awitin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo ko lumalapit. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Napakabuti mo, O Diyos. Walang hanggan ang iyong pag-ibig. Gawang Diyos na tumubos sa aming mga kasalanan. Nagbigay ng buhay at kagalakan sa amin upang kami makapaglingkod sa iyo ng may tapat sa aming puso, O Panginoon. Dinadalangin ko, Lord, ang iyong mga anak na nakikinig, nanunood. Ingatan at pagpalain sila. Bigkisin ang kanilang pamilya ng mayamang pag-ibig. At ilayo sila sa anumang mga karamdaman at sakit, O Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yan ang ating topic po ngayon, The Legacy of Love, Building Strong Family Bonds Through Faith. Yan. Ephesians 6, verse 1 to 4. Nakapokus po ito sa importance of building strong family bonds through faith, creating a legacy of love and support across generation. Application po nito, encourage families to prioritize faith in their homes, creating a foundation of love and support that will last a lifetime. So yun, ang mga bata, mga kapatid, ay dapat makinig at sumunod sa kanilang mga magulang. Ang ibig sabihin ng paglakad na karapat-dapat sa ating tungkulin ay gagawin ng mga bata ang pinagagawa sa kanila ng kanilang magulang, especially kung ang kanilang magulang ay Christian. Bilang mga bata, particular sa mga teenager na bata, kadalasan na hindi nila, natin gusto ang sinasabi ng ating mga magulang na gawin natin. Ayaw nating sumunod sa kanila. Gusto nating maging independent at pumunta sa sarili nating pamamaraan. Pero hindi sinabi ni Paul na gagawin mo lang ang sinasabi ng iyong mga magulang kapag gusto mo ang sinasabi nila sa iyo. Ang mga bata ay dapat sumunod sa kanilang magulang dahil ito ay tama. Ito ang paraan na nilikha ng Diyos ang relasyon. May parents, may mga anak. Ito ang paraan ng nais ng Diyos. Ang pagsunod sa ating mga magulang ay ating paglilingkod, pagpapasakop, at pagsamba kay Kristo. Hindi mo sinusunod ang iyong magulang dahil lamang sa mas malaki sila sa iyo at may otoridad sa iyo. Sinusunod mo ang iyong magulang dahil sa Panginoon. Naglilingkod ka sa Panginoon sa magitan ng iyong pagsunod. Mababasa sa Holman Christian Standard Bible, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang gaya ng pagsunod ninyo sa Panginoon. Ang pagiging kalugod-lugod sa Panginoon ay pagsunod sa iyong katulad ng curfew. Ang magiging kalugod-lugod sa Panginoon ay paglilinis ng iyong silid at paggawa ng iyong takdang aralin at lahat ng iba pang mga gawain itinalaga sa iyo. Mga anak, dapat ninyong kilalanin na hindi lang kayo nagre-rebelde sa inyong magulang, nagre-rebelde ka rin sa Diyos. Pinagpatuloy ni Pablo na ang pagsunod sa ating mga magulang ay sumasalamin sa ating kaugnayan sa Diyos. Dapat igalang ng mga bata ang kanilang ama't ina. Ano ang pangunahing paraan ng pagpapangaral sa mga bata sa kanilang mga magulang? Ang iyong karangalan ay sa magitan ng iyong pagsunod. Nagpapakita ka ng karangalan kapag nakikinig ka sa kanila. Huwag kang maipagtalo sa kanila at gawin mo ang itinuturo nila sa iyo.
Nagbibigay si Paul ng napaka-practical na dahilan kung bakit kailangan mong parangalan ang iyong mga magulang. Sa gusto mo o hindi, ang iyong mga magulang ay may karunungan habang buhay. Mas magiging maayos ang iyong buhay kapag nakikinig ka sa kanilang payo at sumusunod sa kanilang tagubilin. Nasa isip at puso ng mga Kristiyanong magulang ang pinakamabuting kapakanan ng kanilang mga anak. Maraming beses na ang mga bata ay hindi naniniwala o kumikilala nito. Ngunit ito ay totoo. Ibibigay ng mga magulang ang kanilang buhay para lang sa kanilang mga anak at ayaw nilang magdusa sila ng malaking pinsala sa buhay. Ang mga alatuntunin, tagubilin na ibinibigay ay para sa iyong ikabubuti. Sinisikap ng iyong mga magulang na huwag kang magkaroon ng maraming sakit sa puso. Bata pa sila noon, naiintindihan na nila ang marami sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Dahil pinagdaanan din nila yon. Mayroon silang karunungan at karanasan sa buhay na maaaring maging napakahalaga para sa iyong, para iyong pakinggan. Ang kanilang tagubilin ay mula sa karanasang iyon. Sa tingin ko, makikita natin kung paano ito magiging masunuring ka para sa iyong mga bata dahil ang mga magulang ay hindi palaging kumikilos sa paraan na karapat-dapat sa karangalan. Kuminsan ang mga magulang ay kumikilos sa napakawalang dangal, yung mga walang pananampalataya siguro yun. Maaari tayong magpakita ng antas ng paggalang at pangangalaga dahil ito ang ating mga magulang. Maaari tayong maging magalang sa mga taong hindi natin sinasang-ayunan at mga taong nananakit sa atin. Naniniwala ako sa sinasabi sa atin ng Diyos na totoo rin ito sa ating mga magulang. Wala tayong dahilan para gumawa ng kasalanan sa kanila. Dahil ang mga anak ay dapat sumunod sa lahat ng bagay, ang ama ay hindi dapat pukawin ng mga anak sa galit. Mahalagang mapansin ng mga ama ay tinuturo ang utos na ito. Alam ni Paul paano sabihin ang mga magulang dahil ginawa niya ito sa talatang una. Hindi ako naniniwala na sinasabi ni Paul ang mga ina ay pinapayagan na galitin ang kanilang mga anak. Ngunit ang mga ama ay hindi. Hindi iyon ang punto. Ngunit dapat nating isaalang-alang kung bakit pinipili ng mga ama sa puntong ito. Naniniwala ko na mayroong hindi bababa sa dalawang dahilan. Una, napansin natin ang mag-asawang lalaki ay pinahayag ng Diyos bilang ulo ng pamilya sa Ephesians 5:23. At sa makatwid ay may pananagutan sa kung ano ang nangyayari sa pamilya. Ang mga ama ay may pinakamataas na pananagutan tungkol sa mga anak. Ang mga ama ay hindi dapat itulak sa masama sa gilid ang mga anak. Ang mga ama ay dapat magkaroon ng aktibong papel sa pamilya, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak. Ikalawa, hahamon ng mga ama na huwag kumilos na may galit sa mga anak. May dahilan kung bakit sinasabi ito ng Diyos sa mga lalaki. Ang intensyon ay tila malinaw na ito ay isang isyo na dapat nating malaman. Ang mga ama ay magkakaroon ng tukso na pukawin ang mga anak sa galit. Dito napupunta si Paul sa mga tagubiling ito. Huwag mo silang galitin, kundi palakihin sa iyong ang iyong mga anak sa disiplina at turo ng Panginoon. Salitang disiplina ay nagsasalita ng aktibidad ng edukasyon. Ang ilang pagsasalin ng wastong basahin, pagsasanay, ang pagtuturo ay ang pangdiwang aspeto ng edukasyon. Sa mga tuwid, ang mga ama ay dapat magsalita at turuan ng mga anak na bumangon sa sopa at sanayin at turuan
sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Mga salita at kilos, yan. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa. Parehong kailangan. Paano palalakin ng mga ama ang mga anak? Ang paglakad na karapat dapat sa tungkulin ay nangangahulugan ng paggalang sa ating mga magulang. At pagtuturo sa ating mga anak sa Panginoon. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa buhay na tahanan. Ang Diyos ay nagmamalasakit kung paano natin pinangangasiwaan ang ating sarili bilang mga bata. Bilang mga anak, naglilingkod tayo kay Kristo kapag sinusunod natin ang ating mga magulang at ginagalang sila. Ang Diyos ay nagmamalasakit kung paano natin pinangangasiwaan ang ating sarili bilang mga magulang. Naglilingkod tayo kay Kristo kapag pinalalaki natin ang ating mga anak, hindi sa paraan kung saan sa tingin natin ay ang pinakamahusay, ngunit ang paraan na sinasabi ng Diyos ay pinakamahusay. Sanayin sila sa pinakamahalagang edukasyon, ang edukasyon ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Yun, shout out po sa lahat ng may mga birthdays, wedding anniversaries, yan, this Friday, Saturday, and Sunday. Yan po. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan, salamat sa mensahe mo na nagbigay ng hamon, hindi lamang sa mga anak, hindi sa mga magulang, na tama ang iyong pagtuturo, O Lord, sa pamamagitan ni Pablo o ni Paul, na kaming mga magulang ay matuto sa iyong mga aral at ang mga anak din, ganun ay matuto sila sa aral na magulang na nagmumula sa Diyos. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Yan, brothers and sisters, dumating na naman po ang oras. Muli, pansamantala tayong magpapaalam sa morning devotion na ito. Magbabalik po tayo next Friday. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe upang updated kayo sa mga bagong videos at YouTube. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ito po si Pastor Sunny na nagsasabing, laging masaya kung ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ay kasama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.